cool down yung skill niya, pero at least pagdating na ng clash or ano na mag nagkakagulo na, makakain mo pat makakain at mababawasan pa rin yung creeps nito ni ano ng Rubian Infinity. Pero dito sa Wuji, they are more relying on their late game capability lalo at gumupo sila ng Slark dito. And as we all know, that Slark is one of the heroes na kailangan dito na masyado ng farm. Kaya nga binubuan na ng Might dati kasi mga panahon ano ba to? Yung mga last 2 patches ago, hindi naman siya ganun binubuan ng Midas. Dini-straight yan ng either Shadowblade or Dagger. But ngayon sa meta na to, kailangan sumasabay ka sa farm kasi ano, yun nga yung ibang strat is tulad nitong ginagaya ng Ibian Infinity na they are ano, relying on push. So you need an item fast. So Hand of Midas will ano surely help you na makapag-farm agad na mabilis ito. And Invoker, sa payan, sa mga hero na binubuan ng Midas. So, kung sa payamanin lang, kung ano kasi wala namang problema sa economy itong Wuji, kasi Doombringer may extra gold yung alam niya, yung Devour, is 100 gold kung level. Pero kung yung Doombringer ay magja-jungle, support jungle Doombringer, isa lang ang ano niyan, isa lang ang Devour niyan. Ang talagang silbi lang ng Devour niyan is to ito tanggalin yung silbi nitong ano ba dito, yung Holy Persuasion o kumukuha ng creeps. Pero kahit sabihin mo kasing mabawasan ng creep pass nung si Chin, medyo masakit pa rin itong pushing power itong Beyond Infinity kasi meron silang Death Prophet na sobrang sakit na alam niyo naman, napakabilis mong muse niyan, which is physical damage yan, tatandaan nyo. And Vengeful Spirit with his Vengeance Aura. So, sobrang sakit o sobrang lakas ng firepower pagdating sa push nito ng ano, pasama mo ba to? Isama mo ba tong Nature's Call at yung kiting capability ni Nature's Prophet? So, expect mo na to na kontrahan lang to. So, Wuji, they should probably prolong this game hanggang sa kaya nila. While Beyond Infinity, yun lang masasabi ko, tapusin nyo na agad. Kasi pag to, hindi nyo to tinapos agad, then Slark and Invoker will definitely hunt you in that late game. So, Lion. Ayun. Nakakuha ng isang magandang support itong Wuji, which is the Lion. Alam naman natin si Lion ngayon dispatch. Simula nung pinakita ni Pai Lai Dai, yung mga galawan ng ano, ng mga si Lion, naging isa na siya sa mga popular hero na pinipiling support. Kasi usually, last patch, ang mga pinipiling popular heroes, Ancient Apparition, Dazzle, Oracle, Winter Wyvern. Pero since na-nerf na yung iba dun, so, ito na, naging more on burst-oriented or late-game-oriented na yung mga lineup and push strat. Yan, Lion is one of the best or yet the best support ngayon sa meta ito. Kaya, ikalawa yan si Vengeful. So, ang kulang na lang sa Beyond Infinity is a carry. So, kaya nila siguro ditong kunin itong si Drow Ranger, but kung kukunin nila yun, kung mapapansin mo sa lineup nila, sobrang squishy nila. Itong Wuji, meron silang Doombringer, which is kayang mag-tank o kayang mag-soak up ng damage dito. Pero sa Beyond Infinity, sobrang squishy nila actually. Pero to, kumuha pa rin sila isa sa malalambot, a Bane Elemental. Siguro pan-check lang nila dito para sa Doom or sa Slark. Pero ayan, simulan na natin ang laban. So, lalagay ko muna si Tinetel. Napaka-early pa. So, ayun. Kakasimula lang. Pause. So, habang walang action na nangyayari dito, mapakilala ko muna yung mga teams. So, eto si Blizzard D. Asus will be playing Vengeful Spirit. Si No Chance will be playing Chen. Si Swifty will be playing Death Prophet. Zed is Bug will be playing Bane. And last but not the least, si Batosai will be playing Nature's Prophet. Sa kabila naman, Invoker will be playing by Kang. Si Idol Johnny Lee. So, Johnny Lee will be playing Carry Rolls Lark. GFKN will be playing Lion. And BBK will be playing Enchantress. And last but not the least, GGSMD. Mga pangalan kasi nila, mga acronym eh. Will be playing Doombringer. So, ayun, tapos na yung mga issue nila dito. So, G na sila dito. Ang bilis nila mag-draft actually. Kaya hindi ako na-surprise kung G na itong mga to. Kasi kanina kasi almost wala pang tumagal na 20 minutes eh. So alam niyo naman dito pagdating ng mga qualifier, medyo tumatagal yung laban. Pero ano nangyari sa CSW? Uy! Sabi ko na bakit may kulay yung tingga? Dapat walang kulay yun. So ayun, so maganda yung ano nito ng WJ kasi Slark would be farming very well in this game lalo na si Lion na kanya. Pero yun, group top itong BI. So mukhang nagbabalak sila dito, makadali sana na mag-award.
But pero sadly, wala silang mahuhuli. Meanwhile, ito pinang-i-scout ni Nature's Prophet yung kanyang mga tree. At hindi mo maintindihan kung may aas ba o orchid ba to, ano man eh. Guluyo. So prime ah, ito yung item ni Ohio. So ito yung trend ni Ohio na kasama sa set niya na ano ba, Prime Evil Prophet. So mahal niya si ano. So ito nandito sa likod or nandito sa may ano, siguro ini-expect nila may dadaan dito or may magbabantay ng room dito. Pero ayun, it's 4v4, mukhang magkakagulo late early game lang dito ng game. Pero sa tingin ko, mukhang kayang i-contest ito ng Wuji kung ano. Pero di, they'll back off and they'll definitely go that bottom runda. Ano kasi, mahirap i-contest. Pero ito, Doombringer, nakikipagagawan kaya ano. Mukhang, naku. Naglagay ng quest dito si Invoker. Di ka natin kung sapat ba yung quest na yun. Wala pang Infernal Blade. Iisipin niya, ayun, nag-isip niya na maglagay ng Infernal Blade. Pero sayang, hindi naman niya mapapatay. Pero at least, ang laki ng damage na naibigay niya dito kay Batosa. Tingnan natin kung sapat. Pero yun, black. Din-lock niya na yung sarili niyang camp para hindi makapag-pulto si, ano, si Doombringer. So, it will be an offlane Doom and a jungling enchantress. So, kanina, napaka-ano kanina kasi yung strat ng, ano, ng Mongols is they're picking almost unusual laning heroes. Kagaya nito kanina, ginawa nilang mid tong enchantress. Tapos, nung second game, ginawa nilang mid lane itong si Sylabear, yung si Lundruid. So dito, makakita rin tayo dito, si Doombringer medyo nagiging ano na siya. Kung bumabalik na siya sa role niya, which is yung nagiging offlane. Kasi usually, ano, ay last patch din, eh, talagang ano siya eh, ang role talaga ni Doombringer sa offlane because he needs levels. Pero, ayun, so bumabalik na siya sa dati niyang role na offlane. Tingnan naman natin dito sa taas. So, ayun, ang iniisip ko kanina, si, makakapag-farm si Slark na maayos dito, pero... Gumaganda yung ginawa dito ng BI na hindi nila sinabay yung trial lane ng Nature's Prophet dito. So, pero ito, mukhang may pinatulog. Ito si Lion, pinatulog. Pero at least ito maganda. Nagro-rotate yun yung ano, jungle enchantress dito sa taas para makapagod. Pero ito, it's a Chen versus enchantress. Kita naman natin, laban ng mga Crepepas dito. Pero bawas na si Ursa Papi dito. Nakuha kasing creeps nito ni Chen is long range. So, lugi sa harasan itong kuya mo. Pero ito, si Akampanerong Kuba, walang ginagawa kundi ano. Pero yun, in-enchant din niya. Oh my kulay. Pero in-enchant din niya yung isa. Oh my kulay. Nagpalitan lang sila ng mga Crepepas dito. Pero at least lamang dito si Chen. Kasi yung Crepepas niya kinuha niya, buo yung buhay. Pero mas malaki to or mas mahirap patayin itong isang Dark Troll Summon. Pero hindi, napatay niya agad due to that stun neto or yung Pearl Boulder neto ng Mad Lord. Ang maganda dito sa Wuji, at least nakokontrol nila yung rune. Kasi alam naman natin si Invoker hindi naman kailangan ng rune niyan. So ayun, isa pa dito sa ano dito, yung Invoker going for that Wazwex. Hindi na siya nag-exhort kasi so sa tingin ko hindi sa akin maganda yung paglalagay niya dito ng Wazwex due to the fact na hindi naman mana reliant itong BI. Medyo ano sila eh, more of a team fight or more of a pushing strat yung lineup nila dito. So ano naman ang kakailangan nila ng mana kung nasummon na yung mga Trint, nasummon na yung meron na mga creeps plus ano nag-exorcism na. So para sa akin hindi ano eh, hindi appropriate eh, na dapat more of a exort quest na lang sana siya. Pero maaga pa naman para i-judge kasi Wex yung minax niya, so probably hindi talaga siya nagpaplano dito mag-exort. Meanwhile, hindi man nilak yung sayang yung regen rune dito sa baba. So, Doom should probably take this. Dapat siguro pag offlane din alam mo hindi ka makapag-farm against a Nature's Prophet, you should probably contest the rune. Para hindi magkaroon to ng chance makapag-regen itong si Death Prophet. Kasi, alam naman ito, mukhang parating na ata. Wala pa ata siya man. Ayan, wala pa. Ayan, may battle na dito si Swifty. So, might as well contest the rune at the early stage of the game. Kasi, alam natin na yan ang isa sa mga papahirap sa ano eh, sa magpa-farm ng Invoker. Pero ito, kinuwas dyan dito para matanggal yung pagsasalbi nito. Pero yun, at the cost, yung harassment na ginawa sa kanya dito, at dinenehan pa siya sa likod ng kanyang tower, which is nakakahiya para sa, Diyos mo, ikaw kaya madinehan sa tower sa loob ng bahay mo. Pero yun, hindi pa na niya na-last hit dyan. Dinenehan na naman dito. So far, last hits. Yan, isa pa sa mga ano ng Invoker na Quazwex. Pero yun, hindi ko na naman nakita, hindi ko napansin dito. So, Slark dito ni Johnny, napatay or nakahit dito ni Batosai. Siguro, nagkagulo dito sa taas, hindi natin napapansin dahil lang dito tayo sa mid lane. Nakahit nito ni
iba to sa itong si ano, ito yun. Kaka-TV lang niya doon eh, ayan talaga isa sa mga power ng Nature's Prophet. Kung baga nandun ka kanina para pumatay, ngayon babalik ka na naman sa lane mo na walang kahirap-hira. So ito, Johnny, siya pa yung na first blood nito ng isang power ni Nature's Prophet. So, ayun, ito na sinasabi ko kanina na ang lineup nitong BI is more of a pushing strat capability kasi sobrang ano talaga niyan, dami nilang crepepas. Pwede pang mag-DB dito si Nature's Prophet to help pero hindi na kailangan. Tignan mo naman, that tower is ano, being destroyed very very fast nito ng BI, lalo na isa lang yung command aura. Bas max na nito si Vengeful Spirit pero walang bali. Isang Vengeance Aura is enough plus isang malaking Hellbear Smasher. Sapat na para ma-push itong Tier 1 tower at a 5 minute mark. Ito, kinonvert sa convert sa convert, converta na ito. Ito talaga ang isa sa mga ng pag-mention niya. So, conversion war itong mangyayari dito sa Enchantress at ni ano ni Chen. So, ang lamang lang ni Chen dito is yung kumbaga yung ano niya, yung Holy Persuasion niya is nagpapalaki ng buhay nitong ano, creeps. But Enchantress ano, yung kanya ang saglit lang ng cooldown pero namamatay. Eh kay Chen permanently nakasummon yan kahit saan ka pa pumunta basta wag lang mamamatay. O tingnan natin dito, mukhang nagro-rotate dito yung Lion. May masamang balak dito kay Death Prophet. Nako, it's night time. So wala halos vision dito or bawas yung vision. Ayan na. Naglagay siya ng ward dito to check if Death Prophet will ano, mag-aggressive siya dito kasi isang maling abante lang niya dito eh madadasi pero to deal back off. And now look at this, 6 minutes in the game and kumakatok na agad sa second tower itong BI. So ano bang klaseng series ito? Yung series 1 kanina is ang bilis-bilis din nila mag-push. So ito rin ba ang plano ng BI dito? So kung sino ba pumili ng push strat, sure win. So, push strat ba talaga, ano? Wala bang pipigil sa push strat ngayong meta? Meanwhile, ito pa, sobrang bilis na nila pumush without Death Prophet. Paano kung nandiyan na si Death Prophet? Oh, Diyos mio. So, ayun, face boots. Ay, nasa na yung battle niya? Inuwi niya yung battle. Oh, uwi niya yung battle. So, mga panahon ng Pinoy's Dota, eh. No? Yung mga panahon ng Pinoy's Dota, yun, yung mga, ano, yung sumika sa Pinoy's, eh. Pagbabattle-battle. Pero ito, Invoker, Quaswex, natin kung sapat ba. Pero hindi, tingnan mo. Yun ang sinasabi ko kanina, naisamon na yung mga Crepepas. Wala nang silbi kung tatamaan kami ng ano, ng EMP. So, ito, tower. Napakabilis malusaw. Meron pa siyang ulti. So, they can still go for a second tower kung gugustuhin nila. Pero ito, Doom is now rotating kasi hindi nila pwede talagang ano to eh. Pabayaan na mag-push tong lineup ng BI. Pero ito, sinisignal na ni GGSMD kung ba go-go ba to si Death Prophet. Pero hindi, nag-isipan niya ng umatras. Pero hindi, oh, ini-scout pa rin niya dito kung anong madadali niya. Pero ito, nakita niya dito sa kanya pag-scout na ano, sama-sama dito yung BI. Wala siyang madali. Pero ito, nahiwalay si Chen. Ayun, tingnan natin dito kung sapat. Pero may Doom. Oh my gulay. So, nadali pa dito si may TV ba siya dala? Ayun, nakapag-TV. Pero kung na-control ni Chen itong Center Conqueror, sure dead siya dun. Kung sakali. Pero, ayun, sad to say, yung unang kinonvert niya, Arfal Wolf 2, para mapabilis yung kanilang pag-push. Ito, Kang, ayun, nagpalitan sila ng... Yan ang tinatawag na teamwork. Tamo, in-enchant niya yung card para atakihin siya. Then, hindi pala, una muna si Invoker, inatake niya dito si Enchantress para matanggal. Then, in-enchant niya yung, ano, yung card. Tapos, pinatake niya yung sarili niya sa card. Diba, napakagandang synergy. Yan yung mga isa sa mga... Dapat meron na isang team kung gusto nila maging successful sa isang tournament or sa isang laro. Dapat meron kasi hindi. Pero ito, nakulong si Kang. Pero ito, sapat ba? Blizzard, Asus, tingnan natin kung makapit. Hindi na nakapapit ako ng skill. Pero ito, Exorcism is enough to take down GGSMD with... wala siyang noob doon. So, wala talaga siyang magagawa doon. Plus, na third skill siya or yung ano, Spirit Sipon. So, napakabagal talaga. Wala siyang magagawa. So, Invoker... Wala, eh, nagano na siya. Nag-tornado na siya doon. So, wala na talaga siyang magagawa. Plus, pinitaw niya na yung mga skill niya kay Vengeful Spirit. Eh, kaso yun. Napush. Pero to, at least, ang maganda yung ginagawa dito ng Wuji. There's, ano... Kumbaga, huwag mo nang i-contest yung mga push na itong, ano, BI. Kasi, medyo mahirap mag-contest pa, lalo na wala pang item to si Slark. Ito lang talaga dapat niyang gawin is mag-farm. Pero, tignan mo, napakalayo pa rin ang kanyang, ano, boots of travel. Pero, ayun, tignan mo, si Woodjade.
ang bilis namamatay ng mga players ng UJ dito mga kaibigan. So ito pa, mga nangangari pa siya dito. So Dark Pack TP, eh, wala naman sila pang disable, lalo na si Vengeful lang. Ano eh, kumbaga eh, invisible eh. So wala silang AOE or yung mga kinakastalupang disable eh. Ayun, makakatakas dito si Slark. So Slark is still too far away for his Hand of Midas. So probably dapat mag-farm siya dito, mag-farm. But ang problema ng BI, hindi eh, hindi nila gustong patagalin tong game na to. They probably want to end this at katulad nung ano, nung laban between, ayun na, pero to, pinatulog, inaantay yung mga tropa kung kailan natin, pero wala pa siya level 6 ha, pero kaya niya patayin, isa support, kung mapapatayin niya yung Slark, support versus carry, hindi siya mananalo to. Tignan natin kung sapat, naku, ala ba siya nag-DP, ano nangyari, ala. Pero to, hindi naging disaster na kaya pala siya nag-DP. Pero mapapatay pa si Slark. So it's a Nature's Prophet offlane for a Slark. So Slark lalong nade-delay yung kanyang Hand of Midas. Pero hindi, mukhang hindi niya nabalak mag-Hand of Midas dito mga kaibigan. Going for Bracer. So should, ano, go ba siya dito? Pero yun, walang silence. Yun ang ano, disadvantage ng walang ano silence. Pero hindi, Base Boots, Drums mga kaibigan, sapat na, plus isang Siphon at isang Creep Swarm, patay agad ang support nitong UJ. So ayun, mukhang nag-CCTP reaction nitong mga kuya mo. Slark TPing at mid, and eto si Bato, sa mukhang dapat umatras na ang kuya mo dito kasi hindi talaga siya tatagal dito. Ayun, meron pa nitong Enfeeble ang kuya mo. So ayun, hindi natatanggal yan eh actually. Anong magagawa niya dito? Kung makakasipsip man siya dito ng Agi, eh hindi sapat eh. Kulang pa rin yung kanyang damage. Na-swap! Ito na, lagot na. GGSMD, nangangani dito, nakakulong sa puno. Napakaganda disable na talaga ng Spraberto. Oh my Gulite, first day high. Sobrang bilis agad na lusaw netong ni Slark. My goodness, and he has a buyback. But the thing is, kung magbabuyback siya dito, anong gagawin niya? So ito, Invoker, ilang kaya niyang gawin? Tornado, wala na, pantanggal lang na. Pero to, at least ito ang maganda, napa-atras nila to si yung BI, napa-atras nila dito, hindi nag high ground kasi wala nang exorcism itong si Swifty. So for a 90 seconds, so tingin ko ang next objective nitong BI is to take down that rush. Now that is the timing window para mag-farm itong UJ kasi ito si Stark, ano, napakalayo talaga ngayon at nasa mid game na tayo. Palitan na natin to sa network. So Slark is top 6. Oh my gulay. So napakalayo na farm niya. Mas farm pa si Doom sa kanya. So kailangan niya maghabol dito kung gusto niyang i-carry or patano, kung gusto niyang manalo dito. Easy, needs farm. He needs at least a Shadow Blade para magkaroon siya ng mobility dito. Pero to, in-expect na dito ng UJ na magro-roshan kasi ano eh, nakakapatay. Pero na yun, nakapatay sila dito at the cost of what? At least mapapatay nila si Chen. So it's an Enchantress for a Chen. So yung dalawang summoner dito is natekong na. Pero tingnan mo ito si Slark, nalulusaw agad. Meron pa siya ditong Shadow Dance. But the thing is, hindi yung sapat para mabuhay ba siya? Ayun, nakabuhay nga siya. Pero to, nakulong siya sa Roshan. Pero hindi siya gumalaw. So hindi na nila hinabol dito. Si Doom na lang ang kanilang pinansin. Meanwhile, Slark surviving there. But ayun, so sinasakribisyo na ng UJ dito yung kanilang buong kupunan para lang sa Slark. So sa tingin ko, sana lang Johnny, mag-farm ka pala mas mabilis-bilis ng konti kasi mukha nanganganib ka na kayo talaga dito. So 13 minutes in the game mga kaibigan, and BI mukhang uwi na ata itong mga to, and meron pa silang exorcism dito. So yan ang nakakatakot dito sa lineup talaga ng BI with their pushes. Pero ito, na-swap, first day high, nasa bunutan, anong gagawin mo? Meanwhile in Poker, yun lang ang kaya niya gawin, Defining Blast. Doom, nagamit niya na kanina, wala siyang Doom dito, nasa harapan, Infernal Blade in, oh my kulay. So ito lang talagang ginagawa ng BI, they're focus on ano, Barracks. Pero to, at least na defend ito ng BI. But the thing is, the damage has been done, nabawas na itong range rocks. Pero to, at least itong melee nagre-regen. But ayun, bawas na, isang katok na lang dyan mamaya. Pero ito, pinauwi na si Blizzard. Ito pa sa maganda sa Doom, ay sa Chen. Pag may nanganib sa inyo, pwede ka na niya pauwiin. And especially with that mobility, pag pauwiin ka niya, babalik ka with your town portal. Babalik ka fresh na fresh.
Ayun, kumbaga lumalaban kayo 7v5 eh. Kasi tingnan mo ah. Etong si Nature's Prophet, kung mamamatay man siya, in case na mamatay siya sa clash, pwede siyang mag-buyback then teleport back into that clash. Ito rin si Jin. Kumbaga mamamatay ka na, kung mabubuhay ka at makakauwi ka ng fountain, magtitipi ka lang din pabalik sa team fight. So, isa 5v7 kung susumahin mo eh. So, napakahirap talaga nitong lineup na itong BI. Pero ito nakasmoke. Mukhang mahuhuli na naman. So, no chance. Kawawa dito. Lagi na lang bunot. Oh my kulay. So, ayun. At least, Bull J are taking kills. Kahit pa isa-isa lang yan. At least, it's still a kill. Pero ito, Slark. Mukhang mag-overs dito. Pero ito nahuli ni Nature's Prophet si GBSMT. Pero ito nagsisitipin na mga kuya mo. M.I. Yul. Oh my kulay. It's a disaster. Silence. Orchid is na, pero ito, BBK, nag-TP na siya, ano bang gagawin niya? So, ayun, hindi worth it yung kanilang pag-i-smoke doon. It's a 3-4-1. Disaster, mga kaibigan, disaster. Yun lang sasabihin ko. So, Roshan, yun yung minamatahan nito ng PI kasi oo nga naman, wala yung mga core o isang support at dalawang core na itong Wu Jie for at least 10 seconds. Kaya ang bilis-bilis malulusaw ng Roshan sa kanila. They have Vengeful. They have the tank. Ito, kaya naman tankihin ito mga trend. Plus, ito mo naman niya, puro Facebook. So, item, ayano, damage-wise, wala silang problema doon. Ito na. 15-minute game. Hindi pa nga ginamit yung exorcism doon sa Roshan, mga kaibigan. So, definitely, they will use it dito sa pag-high ground push nila sa bottom lane. And Chen, wala pa siya mga krepepas. Ayun, may dalawang krepepas na si Chen. So, ito na ang high ground na inaantay ng BI. So push strat is real, mga kaibigan. Anong gagawin? Actually, wala bang kayang gawin dito? At least, may mga ulti sila dito. And Slark, still, ayun pa rin eh. Kung ano yung nakitang item sa kanya kanina, is yun pa rin ang hawak niya. Pero to EMP, it will only delay the inevitable, mga kaibigan. Pero ito, na-swap siya. First day high, hindi pa lang tempo. Pero ito, hindi ka naman worth it to 50, pero at least nabuhay siya dito. Wala sa kanya yung Aegis. Pero ito, Aegis yung pop, hawak ni Vengeful. Hindi ko alam kung bakit. Dapat minahawak nila kay Swifty. Pero ito, at least, napatay nila yung doon dito. Ito, patay pa si Enchantress. So, G, oh my gulay. Ano to? So, Seiya qualifier, best Dota. 16 minutes in the game and GG agad. Anong nangyayari sa Pinas tuloy? Anong nangyayari sa C? At 16 minutes lang tumatagal yung mga laro. Ganun nila ako kamahal. So, ayun. Easy 16 minutes of Beyond Infinity. So, game 2 would be coming at least 5-minute break lang. Kasi, syempre, mag-iisip-isip muna itong Wu Jie kung anong nangyari. Kasi,